Bakit mo nagawa ito, Martin? Wala naman kami ipinakita sa'yo kundi puro kabutihan, ha? Ginamit ko lang kayong lahat para mapalapit sa kuba at makuha ang wali na abo ka. Ginagamit mo lamang ang kapangyarihan ng iyong baston kapag may malagim na panganib. Dahil ito ang pinakamapangyarihan. Masamang mapunta yan sa maling kamay. Walang sino man na maaaring kumuha nito, si Martin Man o si Imang, habang may nagbabantay sa akin. Eh ngayong wala na si Repos Akash, sino na magiging bantay ng wali na abukak? Ako na lang po magbabantay ng wali na abukak. Imang Won, kilala ko galing niyan. Lulukuhin ka lang yan. Hoy, kawal. Sino ka para pagbawalan kami mamasalan? Bilang isang kawal, tungkulin ko na bantayan ang prinsesa. Ano gusto mo? Suntukan ka. Tay! Tama na! Sige na, Repos Akash. Sasama ko yung tatay ko. Kasama na ako sa'yo, Tay. Tay! Anong ginagawa natin dito? Eh, wala naman pasyalan dito eh. Meron, anak. Hangin ang nandirito. Dito naman kasi sa simbahan, masyadong kulot. Sa bagay, masarap na ang hangin dito. Tsaka, wala na rin pwede manlait sa akin dito. Walang pwedeng manlait sa'yo, anak. Dahil ipaglalaban kita. Woo! Ay, good morning, huy! Mukhang namamasal kayong mag-ama, ha? Oo, namamasal kami ng anak. Uy! Oh, teka, dali ah. Ito, payong, oh. Magpayong muna kayo. Dali, baka kasi masira yung kutis mo, eh, oh. Nangaasar ka ba, ha? Ha? Ay, hindi. Ang ibig ko sabihin, kailangan mo magpayo kasi baka masira kutis pag nasisinagan ng araw, di ba? Kailangan protection. Hoy, pwede ba ilayo mo na yung payong na yan? Hindi namin kailangan yan. Hoy, huwag ka nang pasaway. Bakit? Gamit mo ito para maging invisible kayo para hindi kayo makita. Ano yan? Ano yung tay? Anak, binibentahan tayo ni si Carmen naman. Hindi mo na, mura. Pero alam mo, tama, medyo mukhang kumukulimlim. Baka umulan at mabasa tayo, magkasakit pa tali ka. Magpayong tayo, anak. Magugunaw na ba ang mundo? Bakit? Dahil parang lahat ng kontrabida, nagbabagong buhay. Parang nakakatakot ata. Alam mo, anak, itong si Carmen, kailangan na rin talagang bumait. Kasi bumabait na ang amo niya. Sister! Si Martin! Wala? Sigurado ka? Wala! Eh, pambihira, tinignan ko rin sa kawa. Talagang tinitigan mo yung kawa. Wala si Martin! Paano mo naman kasi? Ikaw naman, sister. Dapat hindi mo na tinignan sa kawa. Alam na nila yung style natin, eh. Sigurado ako si Martin. Nasa Ibarga sa tignapak na yan. Tinulungan na ni si Karma. At kukunin na nila yung wali na abo ka ngayon. Kasama nila si Veronica. Sigurado ka ba dyan? Oo! Pero ang tanong ngayon, nasaan si Imang? Kanina ko pa hinahanap si Imang. Bakit gusto mong bantayan ang wali na abukak? Dahil karangalan ko po ang paglingkuran kayo. Sige, pumapayag ako. Pero sandali lang, mahal na hari. Ipagkakatiwala ba natin ang wali na abukak sa hindi natin kakilala? Kapagkakatiwala naman ang ating mga kauri. Wala naman silang masamang interes sa wali na abukak. Hindi gaya ni Abuko ni Imang. Mahal na hari, ano pong klaseng kapangyarihan meron ang baston ninyo? Kaya nitong sumumpa ng tao. Gaya ng ano? Kung anong pinakamalaking takot mo sa buhay, ito ang maaaring mangyari sa'yo. Nakakatakot pala. Permanente po bang epekto nito? Hindi. Pero pang matagalan na sumpa. Lourdes! Hindi namin mahanap si Martin. Eh, si Imang po ba nahanap nyo? Hindi nga namin makita eh. Kahit sa kawa. Oo, hinanap na namin eh. Eto, si Repos Akash. Alam niya ako nasa si Imang. Kasama ko po si Imang kanina. Tapos, dumating yung ama niya, niayas ang mamasyal. Ayun, sumama po siya. Diyos ko naman, bakit siya sumama? Bakit hindi man lang sinabi sa atin? Ba't mo kasi pinayagan? Gustuhan ni Imang na sumama. O ngayon, baka napahamak pa siya dahil sa'yo. Ay, huwag niyong sisihin si Repos. Si Imang ang nagpasya noon. Wala siyang magagawa. Naku, mga sisters, wala na ba ibang paraan para mahanap natin si Imang? Naku, Lourdes, pasensya ka na. Sa ngayon, ginawa na namin ang lahat. Pero kahit sa kawa, hindi namin siya makita talaga.
Ay nako, kasalanan niyo to eh. Kung naniwala kayo sa akin, di sana hindi nito tumating sa ganitong pangyayari. Ay tama na, huwag ka nang manisi. Hindi naman yan ang kailangan natin ngayon. Naman na, kasalanan naman talaga. Umayag ka na. Tayo may kasalanan. Yes! Yes! Anak, masarap ang pakiramdam na magkabati na tayo, no? Oo nga, itay. Hindi ko talaga inakala na magbabago ka pa. Kahit nga ako, nagugulat ako sa sarili ko. Natutuwa ako dahil natupad na ang pangarap ko mabuo ang pamilya ko. Pero mas maganda sana kung makukuha ko ang wali na abukat. Tay, importante pa rin ba sa'yo makuha ang wali na abukat? Oo naman. Palagay mo, kailangan pa ba natin ang wali na abukat? Mas maganda, di ba, kung pogi ang tatay mo? Eh kung pareho na lang kaya tayo mabuhay ng pangit, itay. Pangit? Ayoko maging pangit! Eh kapag ikaw naman ang pogi, ako naman ang habang buhay magiging pangit! Eh sanay ka naman eh! Ako, ayoko maging pangit! Akala ko ba nagbago ka na? Bakit hindi pa rin nagbabago ang pananaw mo sa pagiging pangit? Ayoko maging pangit! Hindi ko magpapayag na maging pangit habang buhay! Ayoko! O paano na gagawin natin ngayon? Saan natin hahanapin si Imang? Eh kung yung mga madre ka may kapangyarihan na hindi mahanap, eh, paano pa kaya tayo? O basta hanapin na lang natin siya ulit, baka makita pa natin. Tara, Pablo, tara. Kasalanan ko ito eh. Nagpaloko na naman ako kay Martin. Kung hindi ko kinumbinsi si Imang na bigyan ng isa pang pagkakataon ng ama niya, hindi ito mangyayari sa kanya eh. Kailangan po natin ipaalam sa Hari at sa Reyna ang mga nangyayari. Baka po matulungan tayo. Sa palagay ko, alam ko kung nasa si Veronica. Nasaan? Nandun siya sa lugar kung nasan yung wali na bukak. Sa Ibargas na tingnapak. Samahan mo ko. Pumunta tayo doon. Kung nandun sila, delikado. Kung nandun si Veronica, makakatulong ako. Halika, Antonio. Ang sabi ng doktor, kailangan daw eh, insayuhin mo yung mga paa mo. Ayoko na, ate. Sige na. Sabi ng doktor, kailangan maglakad-lakad ka. Ayoko nang tubahit maglak. Ano bang nangyayari sa'yo, Antonio? Gusto mo bang malumpo ulit? Mabuti pa nga nung lumpo ako eh. Kahit pa paano, may silbi ako. Ngayon, sa taong walang kwenta, sana lumatay na lang ako eh. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Ano ba talaga gusto mong gawin? Kung yan ang makapagpapaligaya sa'yo, sige, tumulong ka. Pabayaan mo na ako, Anghel. Takot na ako. Naririnig mo ba yung mga sinasabi mo, Asinta? Mahiya ka sa sarili mo! Wala na akong ibang pwede pang gawin! Alam mo, ang hirap sa'yo. Masyado kang makasarili. Puro sarili mo nang nakikita mo at iniisip mo. Lahat na makapagpapasaya sa'yo. Baliwala na ang lahat ng ito. Dahil lang sa iisang tao. Sino bang hindi nasawi? Sino bang hindi nawalan? Ang importante, buhay ka. Para muling lumaban sa mga dagok na darating pa sa buhay mo. Mahal
kita, Sinta. Marami pa nagmamahal sa'yo. Pero kung baliwala ang lahat ng ito, siguro nga, dapat sumuko ka na. Kainis kayo. Kung wala kayong kailangan, hindi niyo ako maaalala. Hindi naman. Grandmama, talaga lang naging busy-busy kami nito mga nakaraang araw. Pero totoo nga may kailangan kami sa'yo ngayon. O ano nga yun? Eh kasi Grandmama, si Ima ang kinuha ni Martin. Eh mukhang may masamang balak si Martin. Kaya hindi namin makita sa kawa. Nako eh, si Martin naman pala. Eh, di bagong-bago nga yan. Eh, bago po talaga. Kasi si Martin ay nagbago. Oh. Eh bakit naman pala kung nagbago si Martin, nababahala pa kayo? Nagbago kuno. Kuno? Naku, pinagbalakan yan! Matindi to! Oo! Eh, Grandmama, bakit hindi namin makita sa kawa? Eh paano, bago yung kawa nyo? Nasa na luma, abe? Eh naku, eh, kasalanan nyo palang dalawa eh! Pinatapo nyo sa akin yung luma, sabi nyo mas mag-epekte pagbago! Ikaw pala sisi ka, ha? Ba't naging ganyan ugali mo? Mayulin din. Bakit hindi ipapatapuan? Eh, pinagprituhan mo ng pritong itlog ni Father Agaton, puro mantika. Eh, paano si Father Agaton? Hindi naman makontento sa anima na itlog sa ulam musal. Gusto 12. O, ayun. O, masaya naman siya, diba? Sige, sige, tama na. Tingnan na natin. Tabi, tabi, tabi. Dali lang kayo dito. Opo. Sige, ikaw na nga, Grandmama. Ito natin ito ngayon, ha? Bakit ka ba nagagalit? Kasi binabanggit mo yung pagiging pangit. Ano naman ang masama sa pagiging pangit? E di pangit! E di ayaw mo akong kasama, nagpangit ako! Okay lang na ikaw ang maging pangit.
Pero ako hindi! Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Mabuti pa umuwi na tayo dahil ayaw na kitang kasama. Hindi ka aalis dito. Hindi ka pwede umalis! Ayaw na kitang kasama, Itay! Umuwi na tayo! Hindi ka aalis dito, hala! Itay, nasasaktan ako! Talagang masasaktan ka pag umalis ka dito! Ano ba? Mahirap! Anong gagawin mo sa akin? Kukunin ko ang wali na abo ka at tutulungan mo ko para makakuha ko yun! Iyoko! Pinaririnig ako. Sumisigaw. Ma! Ma! Bakit nawala? Hindi ka pa rin talaga nagbabago! Niloko mo ako! Oh, tapos na lahat ng pagkukunwari! Matindi ginagamit nito. Merong ginagamit na matinding power para hindi sila makita. Oo. Teka, tignan natin. Sisters, ano nang balita? Nahalap niya na ba si Imang? Oo, nakita namin. Nasaan na? Wala. Paano nangyari yun? Si Martin ay gumagamit alip ng ohaba. Ano yun? Yung mantel, sinasaklob niya. Oo. Sa kanilang dalawa ni Imang para hindi sila makita. Ay! Tama! Alip ng ohabam! Yun yung mabaho ang amoy at pag sinaklob ni Martin kay Imang ay hindi sila nakikita. Ayun na. Paano mo yun? Di wala na ko talagang paraan para mahanap sila? Meron naman. Paano po? Kaya lang, ito, pag may kapangyarihan ka, hindi mo sila makikita. Ang tao lamang makakakita sa kanila, yung walang kapangyarihan. Wala ho akong kapangyarihan. Di makikita ko sila. Tama! Pwede mo na makita si Martin. Tapos pag nakita mo na siya, pakisatak na lang para sa amin. Oo, magigil ako eh. At mabuti pa, isama mo si Pablo at Lorenzo para may alalay ka at meron silang kwintas na magiging tagapagligtas nyo sa oras ng kapahamakan. Mahal na hari. Mahal na Reyna. Nagbalik ka, Repo, sa cash. Sensya na po sa pag-alis ko. Sinong kasama mo? Siya po si Luke. Bakit ka nagdala ng mortal dito? Hinala po niyang pinasok tayo dito ng kaaway. Sinong kaaway? Si Veronica po. Sinong Veronica? Anak po ng Tita Lourdes ko. Si Martin ho ang nagpalaki sa kanya. Anak-anak ni Martin. Nabisto ng mga madre ang masamang balak ng Prinsipe Abuk. At kasabot niya si Veronica. Kaya narito para kunin ang wali na abukak. May init pa to. Siguro naman pagbibigyan mo na ako kumain ka. Huwag mo sabihin, hindi mo ako pagbibigyan. Umiwag ka muna ng mainit na sabaw. Angel, salamat ha. Maraming salamat. Bakit ka nagpapasalamat sa akin? Tinatapos mo na ba yung pagtulong ko sa'yo? Hindi. Ikaw na lang ang tumutulong sa akin eh. Siguro nga no, kung wala ka, siguro patay na ako talaga ngayon. Ikaw na lang ang masasandalan ko. Huwag ka magpasalamat sa akin. Dahil wala akong balak na tumigil sa pagsuporta sa'yo. Kung si Antonio, iniwan ka. Ako, hinding-hindi kita pababayaan. Iiyak ka na naman. Baka maubusin ka na ng tubig sa katawan niyan. Kaya kailangan kumain ka. Ika, kumain na tayo. Mainip pa yun ako ng luto niyan.
kapag nalaman ng mga nanay madre kung nasan ako, lagad kayo! Unang-una, hindi ka matatagpuan ng mga madre mangkukulang. Dahil dito sa payong na to. Saan niyo ba ako dadalhin? Dadalhin kita sa libingan mo! Para sa akin ang huling patak ng mali na ako. Habang buhay ka magiging pangit! Kung ganun din lang ang mangyayari, ako, buhay! Eh ikaw, aanhin mo yung ganda mo kung patay ka na! Hindi ako mababayaan ng lolo at lola hari ko. Pati na rin si Repo sa cash! Pag-uuntungin ko kayo pare-pareho, ako naiinis na ako sa'yo. Sa kakayakyak mo! Pag napuno ako, ihuhulog kita sa dagat, papaulam kita sa mga patay! Nasaan ho si Veronica? Walang nakakapasok na mortal dito. Naniniwala po ako na dito siya. Kung nakapasok man siya dito, hindi siya magtatagumpay na makuha ang wali na abukak. Tama ang mahal na Reyna. Nasa mabuting kamay ang wali na abukak. May bago na pong tagabantay ang wali na abukak? Nung umalis kayo, kailangan namin kumuha ng kapalit mo. Kung ganun, abangan ko lang pagdating nila Martin at Ninang. Buti lang may tagabantay ang wali na abukak. Sabing hindi nagtatagumpay ang mga tinatamang matrabita. Nasa akin ang huling harakap, kaya humunta kayo. Magkape ka. Nakatulog ka ba? Hindi pa, Papa. Huwag ganun, Lucia. Ba kung mapano ka. Papa, pilit kong inaalis sa isip ko, pero hindi nawawala yung sakit na nararamdaman ko. Hindi mo mamamadali ang proseso. Hindi ko yata kakayanin, Papa. Kaya mo yan. Alam mo, mas mabuti pa siguro kung mag-ibang bansa ka habang nagpapagaling ka ng iyong puso. Makakatulong yung mabago ang iyong kapaligiran. Don Francisco. Lucia? Ano yung tirasin? Lucia, alam kong wala akong karapatang humingi ng tulong sa'yo. Anong tulong ang kailangan mo? Sana matulungan mo ko kay Antonio. Kasi mula nung mawala ka sa buhay niya, ayaw na niyang mabuhay. Mag-iingat kayo. At yan, mga kwintas niya, ang pag-iingatan nyo dahil yan ang magiging sandata nyo at yan ang ating magiging walkie-talkie. Naiintindihan yung dalawa. Roger. Ha? Oo. At pag nakita niya si Martin, mag-iingat kayo dahil hindi natin alam kung anong kaya niyang gawin ngayon. At huwag nyo rin kalilimutang magdasal dahil yun talaga ang tunay na pinakamatibay na sandata laban sa kasamaan. Naku! Tingnan nyo! Please, tulong! Diyo ko lang kayo! Si Veronica, hamakawak niya yung wali na abukak! Ako, Grandmama, si Veronica nandun sa Imarcas na Tignapa at nasa kamay niya ang wali na abukak. Paano yan? Kailangan pumunta ako doon! Ay, nako. Hindi pwede. Delikado yan. At yan ay iba ng dimensyon. Eh, hindi naman ho pwedeng tingnan lang natin yung mga nangyayari. Hindi na namin kaya yan. Hindi na. Please. At palagay ko, hanggang dito na lang din ang kaya namin gawing pagtulong kay Iman. Mama! At saan mo dadalhin yan? Ibabalik ko sa inyo. Hindi ka tunay na ko ba?
Ikaw si Veronica! Hindi niyo makukuha sa akin. Akin na yan. Sige, subukan niyong lumapit. Kung ayaw niyong isumpa ko kayo. Sige! Impostor! Magdanako! Hindi balik mo yan dito! Veronica! Ay! Saan niyo punta? Itiwan niyo ako! Babayaan niyo na ako! Huwag ka magalala. Mamaya pababayaan mo pag wala ka ng buhay. Itiwan niyo! Fatima! Woo! Let her go! Itiwan niyo siya! Tulungan niyo ako! Gusto nila kunin ang wali na abukat! Hoy, kawan! Huwag kang makialam dito! Hindi ka magtatagumpay sa pagkuha ng wali na abukat, Prinsipe Abok! Itiwan niyo ako! Dahil ako nagtagumpay sa pagko ng wali na abukak. Magaling! Magaling, anak. Pinabibilip mo akong muli. Mahusay ka talaga, Veronica. Well, congratulations. Prinsipe Abok, is magiging pogi ka na habang buhay. Pogi! Daddy, may bonus pa. Ano yun? Ang baston ng hari. Tayo ay nagtagumpay! Ano ba ang mayroon sila na hindi matatagpuan sa akin at kung mapay kakaiba sa kanilang paningin? Ako pa ay may pagkulang na Thank you.